Tama? Kapag may mga prospect kayo, makipagkwentuhan muna kayo. Alamin nyo kung ano gustong malaman niya. Hindi yung lahat sasabihin mo. Art of communication. Ano ang gustong marinig ng kausap nyo? Bakit kayo? Meron ba kayo taong kinakainisan dahil ang yabang-yabang? Meron ba kayo ganun? Bakit ko nasabi mayabang? Kasi siya lagi yung bida. Alam mo ako? Alam mo ako? Alam mo ako? Puro ganun. Pero sino yung taong gusto mo kausap? Alam mo, ibinabag yung pangalan mo, di ba? Kasama ka sa conversation, gusto mo yun. Mahawak, tumatapik sa'yo. Parang nilas na nilas ka. So kapag kayo mag-iimbita, huwag kang hindi nag-i-deal. Uy, sama ka naman sa akin. Ano yung 780 lang? Wala pa 500 eh. See? Hindi, sama yun. Uy, pare, kumusta ka na? Long time no see ah, di ba? Kumusta pamilya mo? Okay naman, pare. Talaga? Eh, trabaho. Okay naman, medyo na-promote ako. Talaga na-promote ka? Congratulate mo, pare, congratulations. Na-promote ka pala. Uy, pag na-promote, malaki sa sweldo, no? Tama, normal ang kwentuhan yun. Sasagot siya, oo nga, medyo lumalaki sa sweldo ko. Alam mo bro, meron kaibigan din, na-promote din. Laki na sweldo, pare. Alam mo pag na sweldo niya? Yung trabaho, tumaas, dumami, na-stress siya ngayon. Pressure siya, ang nangyari, na-stroke, ganyan pa ngayon, na-stroke. Ah, talaga? Oo. Anong trabaho nun? Anong trabaho? Parang pareho ng trabaho mo eh. Pero nakarecover na ngayon. Talaga, oo. Kasi may ginagamit siyang produkto. Ano produkto? Stress with mental A eh. At alive, alive, alive. Hanggang ganun alive. Pinagsama-samang puntas, gulay, maso. Lumalakas na siya ngayon. Talaga? Saan nakabili? Saan? Sa akin. Ay, sa akin. Ngayon, ibig sabihin mo kaibigan, kailangan alamin nyo ang pangailangan ng prospect nyo. Very part of goals, importante. Kailangan medyo artista kayo. Third party. Pag may nakita ka, kasi di ba ngayon, nung na-involve ka rito, lahat, dati, kapag may nakakasulubong ka, classmate ka dati yun ah. Di ba dati pag ganun? Umiiwas kayo, ayaw makapagkwentuhan. Pero ngayon, kahit hindi mo kilala, mukhang kilala ko to eh. Mukhang kilala ko eh. Malapitan lang. Tama ho ba yun? Third part, pare! Long time no see, kumusta na bro? Kumustahan kayo? Pare, buti nagkita tayo. Kailangan mo tulong mo eh. Tulong? Ang tao kapag nalapitan mo, kailangan magtulong, yung mayabang yan. Anong tulong ba kailangan ko, bro? Baka naman pwede ka mag-refer sa akin. Mag-refer ng ano? Mayroon ba tao kilala ang gustong kumita ng mga 10,000 naman? 10,000? Pare naman! Maghanap ba? Pa ako na lang! Ang sagot doon, huwag ka. Huwag ka, ayaw mo to. Kasi kung hindi kong tao pagkatapos ng trabaho mo, gusto mo sa bahay mo. Pero grabe, 10,000, pwede bang pumalo ng mga 20 mil isang buwan? 20 mil, pare? Baka nga pwede ako dyan, ako na lang. Huwag ka. Kasi may seminar yun, ayaw mo noon. Ang seminar, 20 minutes. Ayaw mo noon. Pwede 20, abot ng 30, 20. Malagalit yun. Palago naman ito, parang dito kaibigan. Ako na lang, huwag ka. Hanggang tatlo lang yun. Pang-pang-apat, huwag ka na mag-iinarte. Huwag ka. Diba? Pang-pang-apat, ito sa growth. Baka nang pwede ako dyan. Ito sabutin mo. Bakit kulit mo? Alam mo, sa totoo lang, ha? Kung hindi kita kaibigan, hindi kita pagbibigyan eh. Kulit-kulit. Ito gawin natin. Bukas, kailangan sana ako. Kakanseling ko, ha? Bukas ng alas 5. Diyan, ha? Sa SM South Mall. Magkita alas 5. Hintayin mo ako doon. Pag nalit ako, hintayin mo ako, ha? Sige na. Galit mo dito. Habis speaker. Buang yun. Anong point? Ang pag-iimbita, walang perfect. Walang pare-pare-repetition. Mamamaster mo lang yun through practice. Practice. Now, kapag na-imbita mo na, umattend na, parang ganito,
Kapag nakatintito o sa Ortigas, mababaliw yun. Kapag yun, umatin sa seminar natin sa Ortigas or dito, ang first-timer laging nasa unahan. Ang first-timer ninyo, huwag din yung pabukod sa likuran kasi maraming distraction. Lalo sa Ortigas. At ang first-timer ninyo, hindi yung kukwentuhan. Pag natatanong yung usapin, ang first-timer ninyo, kayo mismo leader, huwag kayong echo. Ano yung echo? Kapag nagkukwento speaker, inuunahan nyo. Abangan mo, may kwento pala daw yan. Tapos kami yung kanta kayo, parang gusto bigay ng gano'n mo. Abangan mo, panuwa mo yun. Inuunahan nyo yung speaker. At kayo mismo, kapag nagtatanong sa inyo, kung alam nyo na yung kwentong to, ang sagot nyo lagi, hindi nyo pa alam. Ang mindsetting mo, every time you attend by training, o train namin lahat, lahat kayo, mindsetting first-timer ka, wala kang alam. Kasi kapag ito alam mo na, mahirapan ang speaker. Tama? At mahirap. Kung lahat kayo, pare-pareho matin sa akin, mahirapan ako nun. Ang kinakausap ko lagi, yung bagito. Ang trabaho ng mga leaders, pumalakpak at tumawa. Kasi pag wala papalakpak dyan, ang lukot nito? Para may lamay. Para ko ba, walang lamay. Piesta po, piesta. Now, pag umatend na, i-follow up. 24 to 48 hours, kailangan i-follow up. Uy, kumusta? Okay ba? Oo, okay pala. Ang sensitive pala doon, ang ganda-ganda. Uy, mas po yun bukas, ang ikaw yung bukas. Kapag umatend nyo, sabihin nyo, magaling yung next speaker. Kahit sino yung speaker, sabihin nyo, magaling. Wala naman silang idea kung sino yun eh. Ang importante, ma-adapt nila yung culture. Ano yung culture? Yung palakpak, yung power, yung grabe. Guys, makukulture sa kayo dito. Kapag magito ka, may power, may grabe. Tama ko ba yun? Alam mo yung culture siya? Pag sigaw ko ng power, sigaw ko ng grabe. Grabe ako, power ka. Kaya ba gawin yun? Yes. Grabe! Power! Power! Grabe! Power! Grabe! Power! Power! Kung first-timer ka, sabi mo, may mga tama yan. See? Tama? Kaya importante. Kaya importante mga kaibigan, na makakadag kayo. Ano bakit importante makakadag? Okay lang kayo? Okay lang kayo? Okay. Bakit importante makakadag kayo? Kapag may mga tao kinukwentuhan kayo, pinag-uusapan yung pangarap, hindi ba sila nakapaguloy sa inyo? At ang iba sa inyo matagal na dito, kapag hindi negosyo pag-uusapan, kapag hindi pangarap pag-uusapan, hindi natamad. Kasi hindi nag-meet yung mga utak natin sa utak nila. So importante, pare-pareho level of thinking natin. Ngayon masaya ka dito, pagbaba, gawin mo yan, ginagawa mo ngayon, pag nakita ka ng mga tao, sabihin, may mga tama yan. Kasi hindi nila alam pinag-uusapan. Tama? Yes. Papatunayan ko sa inyo. Gusto nyo, papatunayan ko rin sa inyo. Yes. Na importante, nag-meet yung mga utak. Okay lang ba kayo? Yes! Okay lang ba kayo? Yes! Merong isang momo. Ha? Yung momo na yun, every time umuwi sa bahay niya, at nakikita yung nanay niya, tinatakpan yung bata ng nanay niya. Sasabihin ng momo, Mami! Ngespo! Sasabihin ng mami niya, pang-ngespo ka pa! Eh, ikaw naman ang momo dito. Hindi yun ang kwento. Ang kwento ito. Akala mo yun ang kwento? Ito ang kwento. Yung momo na yun, may tindahan. May sari-sari store. One day, ang nagbabantay ng tindahan, yung tatay ng momo. Biglang may bumiling customer. Ang customer, momo din. Sabi ng momo, good morning po. Pabili nga po ng momo. Sabi ng tatay, anong binibili mo? Ang aming momo. Pamili na. Mohi. Hindi ko maintindihan ko ng mohi mo. Pamiyak naman. Oo. Mohi na. Hindi ba maintindihan ko? Ang ginawa ng tatay, tinawag yung anak ng momo. Hoy, anak! Halika ka dito. Ano mo ngayon, tay? Punta ka dito. May nabili. Hindi ko maintindihan. Ang nangilang ba? Ganyan na momo! Pagpunta ng alam ng momo, at nagkita sila, Oy! Men!